Yo, what's up mga kabengking? It's me again, Deke Boy TV, representing MMRC from GMA Cavite. At for today's video, ay nandito naman tayo, syempre sa tambayan natin, window shop. At ngayon, magpapaservice tayo. Paparefresh natin yung makina natin kasi 4 years na to. So ngayon pa lang siya mubuksan. So tingnan natin kung ano yung mga perensya. Kasi nung last ride namin, nung sa Cavyang, medyo nabibitin ako, although hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas kasi 125 lang naman to, alam ko naman yun. Pero para sa akin sa 125 ay medyo bitin. Kaya so yun, check upin natin, tingnan natin kung anong kailangan, kung may kailangan palitan, palitan natin. At ang mabahan pala sa atin si Boss Toto, yan si Boss Toto, shout out sa iyo boss. Isa sa napakalupit na mekaniko dito sa window shop. Pagkatapos nung gawin, lagi tayong may drive test. Test natin kung nagbago nga ba or naging smooth o lalo na sira. Hindi, joke lang. malaking tiwala ako dito sa window shop. Kaya nga lagi ako dito bumabalik-balik dahil sa mga services na in-offer nila. So, napaka-busy ng shop na to. At actually, sarado to today. At maswerte tayo at pagbigyan tayo na schedule tayo. Siyempre, bago yan, huwag yung kalimutan mag-subscribe muna. At ganun din, click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bawat video ko. Siyempre, ganun din kay Pops Albert na napaka-busy. Ayun, no? Huwag naman dyan. Yan. Huwag yung kalimutan mag-subscribe. Window shop, window shop. Window shop, pati yung Facebook page. Paabuti natin yung 100,000 para may ayuda. 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 At tapos, stay tuned lang kayo para sa updates para dito nga sa sa magiging result ng natin, MC natin. Reset ng maayos yung mga timing. Tsaka sisilipin din yung piston ring kung kailangan ng palitan. Yun. Ayan, shoutouts pala kay Jolo Tambiolo. Ayan, napakaganda ng kanyang tube mask. Sa gusto nito, visit nyo lang Facebook page. Message nyo siya, order kayo nito. Napakaganda. Quality. Tsaka abangan nyo pala yung full sublimation long sleeve ni window shop kasi meron siyang pag-giveaway na HJCR pa helmet. Sana all. Medyo matinding bakbakan to. Kaya update lang tayo. 1+? Paano? Tumawa kasi. Bukuwasan ako mga flyman yung ha. So yun mga kabengking, ito na baklas na nga yung throttle body. So ito, tingnan nyo. Diba? At na napakadumi na. Ito yung kanyang sensor. Yan, napakahalaga niya kasi dyan nade-detect ng yung sa FI, diba? Paps, dyan din nade-detect, no? Kung may sira. So, ito, lilinisin din to. Kasi, isa yan sa nakaka-apekto sa motorcycle natin, sa kanyang takbo. So, yan. So, dito siya nakakabit. Yan, connected siya sa loob. Kaya, kailangan ma-check natin mabuti ang total body natin kasi recommended ito, sinasabay ito sa mga FI, mostly sa mga recommended na mga mekaniko, at least once a year, di ba? Or every 12K na takbo niya. So yung mga kabengking, ito yung carbon niya na kailangan na minemaintain yung linis nito. Ito sa motor natin kapag ganito yung pagka yung kanya kasi pinabayaan mo yung sobrang kapal na carbon, may tendency kasi na tumukod yung barbula mo. Pagka tumukod na yan, magkalasan yung mga carbon, magkakalso sa barbula, susungaw yung motor. Yun. Tsaka kasi yung mga kabengking, dito sa carbon, dito sa pops, kung di nagkakamali, no? Dito sinusunog yung gasolina, no? Dito sinusunog yan sa may spark plug. Ito spark plug. Dyan sinusunog yung gasolina. Kaya
kitang-kita nyo, napaka-dumi, napaka-itim na siya at napaka-kapal na. So kaya kailangan talaga linisin to. So isa to sa nakaka-apekto sa takbo ng motorsiklo natin, kasi syempre sa motorsiklo natin yung pagsunog ng gasolina o yung combustion ay yung nagpapatakbo sa makina ng motorcycle natin. So ang gagawin natin dito mas lilinisin natin mamaya, no? Yun, lilinisin natin to mamaya para smooth na uli yung ano natin, yung buga. Kasi actually sa akin, kaya sabi ko nga sa inyo, nabibitin ako kanina kasi malamang ito yung isa sa dahilan niya, kasi napakakapal na ng dumi niya, oh. Diba? So tingnan pa natin yung mga ibang ano, babakasin dito. So ito yung black natin, no? So sa black natin, ayon sa mga eksperto at mga malulupit na mekaniko dito, eh good pa naman yung ano natin, wala pa naman sayad siya. Hindi ko lang alam kung yung rider o may sayad dito. So yun mga ka-banking, so kasama pa rin natin syempre si Max Helbert ng Window Shop upang i-explain sa atin kung ano nga ba yung mga preventive maintenance dito at mga kailangan natin gawin para ma-avoid yung pagkasira ng motor natin. So far, Pops, kamusta naman yung ano, yung motor ko? Yung black ko, okay pa naman siya. Yan. Yung ang issue kasi dito sa motor ng M3. So yung ano, nag-uusok, kumakain ng langis. So kadalasan mga nag-change oil diyan, minsan hindi na kumbaga nag-change oil ng 800, ang na-drain wala na sa 800. Yun. So yung pinaka ina-avoid natin na mangyari, yung magkaroon ng problema sa block, yung magkayod. Kaya dapat yung pag-change oil natin regular. Depende sa langis. Kung yung langis nyo every 1,000, so dapat every 1,000 ka mag-change oil. So kung every 2,000 yung langis, every 2,000 ka mag-change oil. So ngayon yung iba kasi, chamba-chambaan sa change oil. Every month, every 2 months, hindi po ganun. So watch yung mga video din namin na ginawa namin na refresh, na supply yung mga change oil. Pero kung meron kayong regular na ginagamit na langis, mag-stick na lang kayo doon. Yun lang, maintenance lang, check lang lagi sa panggilid, tapos yung regular change oil, yung throttle body, tsaka fuel filter replacement. Pagtingin naman yung sa carbon, so check natin yung carbon. Ayun, ayun ang grabe, oh. Yan, ito. Ilan na, Odo? 46,000. Yun. So, etong carbon, kadalasan pag kumalang sa valvula, yun, nawawala na siya ng minor. Oo. O kaya nalolooscom siya, ano. Tignan mo naman yung sulog. Yung sa spark plug. Oo, sulog na sulog na, no? Tignan nyo kung gaano kakapal. Yung piston nyo, andun pa. Yung okay lang yung piston. O, yung okay pa. Ito, grabe ang kapal. So, ito yung dapat linisin. So, Pops, gaano kadalas dapat magpalinis ng carbon? Kadalasan, nababaklas namin ng 40 hanggang 50. Ganito na sitwasyon, eh. So, recommend ko siguro mga 40,000 kilometer. 40,000? Oo. Ang cost na ito, wala nang lakas ng motor. Yes, ayun ngayon na sa akin, eh. Sabi ko na sa inyo, ayun naramdaman ko. Sabi ko, kahit anong klaseng piga ko, kahit bombahin ko, dahan-dahan kong ibirit, wala talaga. Oo. Oo. Yun, isa yun. Kaya kailangan linisin yun nun. So, papakita namin sa inyo mamaya pag malinis na. Ayan si, ang titira si Toto. Ayan, mekaniko ko si Toto. Ayan. So, mamaya pakita natin pag malinis na. Pagdating ni ka-banking natin, Deke Boy, ng 20,000, magbibigay tayo na isang free refresh. Oh my God! Ilagay nyo lang ka-banking stop, ka-banking window shop. Yun. Comment kayo sa video niya, then babuno tayo. Oh. Narinig nyo yung good news na sa 20,000 subscribers ko ay may isang maswerteng mananalo ng refresh. Yun, refresh makina, di ba? All in, walang babayaran. Yun, yung maganda doon, walang babayaran, di ba? Lahat ng kailangan, langis, valve seal. Wag lang. Spartag. Wala. Wag lang yung sabog, syempre. Oh. Subscribe so lang kayo sa window shop, ka-banking, raffle ng isang refresh makina. Solid. Smabs, thank you. So mga ka-banking, ito yung Platinum 40 Nitro tsaka yung kanyang gear oil. Ito yung sponsor sa atin ng Motocali. Ayan, at pinapa-review sa atin to. At kaya ito yung susubukan natin na ipan-change oil mamaya.
So, stay tuned kayo. At nga pala, may mga napunta ko ng reviews regarding sa oil na to. Yung volume, kung nagbabawas ba yung oil, at saka yung kanyang thickness. Kasi, yung kung malapot ba siya o malabnaw na siya. At syempre, yung kanyang color. So, mamaya, ilalagay natin to. At syempre, hindi natin masasabi kagad, diba? Yung review na ito. So, ang gagawin lang natin, tingnan natin kung yung smoothness ng pananakbo niya. Tapos sa mga other videos natin, pag nagpalit ulit tayo ng oil, ipapakita ulit sa inyo. So, stay tuned. Shout out ka pala kay Romar Dobria, nanonood sa Cavite. Laging subaybay yun. Subaybay yun, like solid just. Solid. Yun, maganda dun. Ayos. So, yun mga ka-banking, ito naman yung kanyang piston. So, ayun kay Pops Toto ay... okay pa naman yung ganitong sunog, normal, which is normal pa yung ganitong sunog. Kasi nga, di ba, sa combustion, ito naman yung yung kasama sa sumusunog dun sa spark plug, tsaka dun sa head, ito yon. So, based sa kanila, okay pa naman to. So, normal to sa ganitong takbo, Babs, no? Lilinisin lang to. Maglilinis na tayo. Ang next step na natin dito, linisan na umati kabo na to. Kasi matindi na lalo sa head, matindi yung sunog na nangyari, no? So, yun, pakita din natin mamaya before and after yung kanyang bago linisin. Ayan, tingnan natin. Diba? Yan, bago linisin. Pakita natin mamaya pag nalinis na. Okay? So, ito, yung kanyang barbula. So, makikita nyo, napakakapal. Yun. Napakakapal nyo. Diba? So, lilinisin din natin to para for sure na very smooth na yung kanyang maging performance, no? Kapal. Ayan. Ito naman yung spark plug natin. So, yan. Kita naman talagang sunog na. Pag ganito, palitin na talaga. Diba? Yun yun naman. Sunog na. Kasi yung mga carbon deposit nga, nandyan pa rin yun. Nasa lobby na valve set. Kaya kailangan matanggal yan, tsaka lumapat ng maayos. Plastic yan eh. Mga mayayabang. Nandito na yung mayayabang. Ayun o. Yolo Tambiolo. Mazda Spark. Yan. Ito nga ako ng ano mo. Baka total ba yan? Solid. Yeah, subscribe kayo, Mark the Spark. Yeah. Yes. So yun, ito mga ka-banking, nakahanda na lahat at nakuskus na yung lahat, kuskus na yung natanggal yung mga carbon. At ngayon ang gagawin naman nito ni Pops Toto ay hugasan lahat to. Tapos pagkatapos nun, okay na, salpak na, let's go. Sinipsip na po mga kaibigan, oh. Sinilagan na po mga kaibigan. So yun game, isang matinding kuskusan na to. After kuskusan, Pops, okay na yun, no? Oo, salpak na yan. Pati ilabas, kinuskus na. Nataya naman sa'yo eh. Nabandera muna tayo ngayon. Agar na, no? Ilonggo? Nagwapa. Thank you.
effect niya mga ka-banking, no? Pati yung mga part na hindi nakasama talaga dun sa pinaka-refresh. Yung mga part ng MC natin na nadudumihan na hindi naman natin nalilinisan. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Una pa lang na nagpa-service ako dito. Salute talaga ako dito sa window shop. Siyempre kay Pops Toto. Ito talaga yung kumakayo. Big shout out sa'yo, Pops Toto. Napaka ano, na, isa kang alamat. Napaka buti mo. Ah, wish ko. Wish ko sana yung lahi mo dumami pa. Madami na ba? Kaya naman sa'yo, hindi ko kukuskusin eh. Solid, solid, solid. Highly recommended window shop. Punta lang kayo dito 3 times a day. 3 times a day talaga? So yun mga ka-banking, tapos nga yung matinding kuskusan. Siyempre shoutouts kay Pops Toto sa napakalupit na pagkuskus, paglalaba na parang ginamitan ng Tide at brace na may bisa ng 10 kamay. At yun, so kitang-kita naman natin kung gaano kalinis, no? Napakabangis, no? Tingnan yung silipin natin yung loob. Ang lupit, di ba? Napakalinis. So, tingnan nyo, kanina, pinicturean ko kanina at ipapakita ko din sa inyo. Ito. Grabe ang kanyang tabo. Kanina, talagang ano eh. Yan. Tapos sasan yung ano natin, barbula natin. Diba? Lupit oh. So, kita mo naman, makikita mo yung ano niya eh. Yung kintab sa bawat ano, mga pyesa niya na ginawa. So, ito, pati labas to, ano, kinuskos to ha, hindi lang sa loob. Kaya nga napabili ba ko eh. Tapos, pati yung pinakita ko sa inyo kanina, kinuskos din na hindi ko expected na kukos kasi hindi ko aksyon. So, yun, napakalupit. So, gusto magpa-refresh. So, dito lang kayo pumunta, no? Pero kung may malapit sa inyo, dito pa din kayo pumunta, dayuhin nyo na lang to. Kasi, sulit na sulit yung dayo nyo dito. Yung gagasa sa inyo, yung pera nyo, tapos yung pagdayo dito, yung gagas nyo, yung pagod nyo. Sulit naman yung services na ibibigay ng window shop. Kaya nga, kaming mga motovloggers, highly recommended namin itong window shop puntahan. Tsaka, kung naka-follow kayo sa page ni window shop, makikita nyo yung mga updates niya doon. Talagang pinipilahan ng mga ano natin, mga nagpapagawa dito, talagang pinipilaan, hindi lang ng mga subscribers, hindi lang ng mga followers, pati ng mga tao na gusto magpagawa dito, kaya talagang pinipilaan. Kaya highly recommended window shop. Peace. Solid, solid, solid window shop. So ngayon naman, sisimulan natin ibalik na yung mga parts na to. Malaman natin kung mabalik ni Pops Toto lahat ng mayos. De joke lang. Pero update namin kayo mamaya kasi medyo mabusising ano din to. Hindi ko nakukunan kung paano pagbalik. At is kanina kahit paano yung pagbaklas ay napakita ko sa inyo. At isang matinding technique yung kailangan dito. Kaya update na lang mamaya. So update na lang tayo mamaya. Maraming salamat Boss Deki Boy. Subscribe kayo sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat sa inyo. Ingat. Keep safe.